Alam mo, mahal na mahal kita. Mahal na mahal. Naniniwala ako sa iyo na hindi mo ginawa yun. Nakita mo ba siya? Wala siya. Umuwi na siguro mag-isa. Paano na yan? Nanginginig ka. Oo. Ewan ko kung bakit. Huwag kang mag-alala. Andito ako. Napakalamig ng kamay ni Wachile. Hindi tulad ng mainit na kamay ni Dao Mingzi. Pero, mas pinili ko ang kamay niya. Hindi ko na ulit makikita ang ngiti ni Dao Mingzi. Nandito na ako. Sunshine! Nandito ka na pala! Naku! Nararamdaman ko sa katawan mo ang init ng sikat ng araw at ang gaspang ng buhangin! Siguro, napakaganda ng Okinawa! Sana magpakasalagad kayo ni Master Dao Mingzi para makapunta na rin ako sa Okinawa! Ang sarap siguro maging biyanan niya! Sunshine! Inaaya ka na ba magpakasal ni Master Dao Mingzi? Ano? Nagsiping na ba kayong dalawa? May nangyari na bang maganda? Ang ibig ko sabihin, yung mas matindi pa sa paghahalikan? O baka naman na masyal lang kayo sa tabing dagat? Ma, at... patawad, binigo ko kayo. Huh? Yung mga sinabi nyo, hindi na yun mangyayari. Pagod po ako, gusto ko na magpahinga. Sina Lei at Sunshine? Imposible yun! Alam naman natin si Chin ang mahal ni Lei. Pero ang sabi sa magazine na dala ni Xinghe, magpapakasal na si Chin sa isang mayamang Pranses. Kaya pala ang laki ng pinagbago ni Lei pagkagaling ng France. Dapat alam mo ang tungkol doon. Huwag mo ako sisihin, okay? Ang pinag-uusapan natin si Lei at... Tumahimik na nga kayo! Binabalaan ko kayo! Huwag niyo na sila babanggitin! Aze, kalokohan naman yan. Hindi solusyon sa problema ang pag-iwas sa kanila. Pagpasok natin sa eskwelahan, makikita natin sila... Sabi na tama na! Alo! Ano ba? Aze, huminahon ka lang. Para tayong magkakapatid, huwag tayong mag-away. Tama kayo. Hindi tayo dapat mag-away. Pero, hindi ko mapapatawad ang ginawa ni Wansilay.
Magsalita ka naman. Le, sa tingin ko tama na. Mula ngayon, hindi na kita kaibigan. Nagawa mo akong traitorin. At dahil dyan, hindi ka nakabilang sa F4. Asi, sandali lang! Uwi na ako! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Yan ang usapin nyo! Nakukonsensya ako sa ginawa ko kay Daoming Z. Sinaktan ko siya. Dapat akong humingi ng tawad. Alam niyo ba kung nasan si Daoming Ze? At bakit mo pa siya hinahanap? Gusto kong... Kung magsasorry ka sa kanya, huwag ka na mag-abala. Nalimutan mo na ba ang moto niya? Kung makukuha sa sorry ang lahat, hindi na kailangan pa ng parak. Isa pa, huli na rin naman ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Hindi na kaibigan ni Aziz si Lee. Kaya wala nang F4. Hindi totoo yan. Totoo ang sinabi niya. Hindi ko akalaing ang katulad mo lang ang bubuwag sa sama ng F4. Halika na, Shimin. Maalas yan. Tinanggal sa Watchley sa F4. Ako ang dahilan kung bakit siya natanggal. Pero hindi ko naman sinasadya yun. Anong gagawin ko? Hi. Gusto mo? Salamat. Sorry sa nangyari. Balita ko tinanggal ka na sa F4. Kasalanan ko ang lahat. Bakit ka magsasorry? Dahil pinuntahan kita dun sa tabing dagat. Hinalikan kita dahil gusto ko. Hindi mo kasalanan yun. Pahiram nga ng notebook mo. Ganito ang mukha ni Ace. Siguro, ganito na itsura niya ngayon. Ang pangit ng drawing mo. Akin na nga ako magdadrawing sa kanya. Makapal ang kilay niya, kaya lagi siyang mukhang galit. At ang mata niya, parang sa isda. At parang pineapple ang buhok niya. Ngayong linggo, mag-date naman tayo. Nagbabasag na naman ba siya ng baso? Oo! Nasubaybayan ko ang paglaki ng batang yan. Pero ngayon ko lang nakita na nagkakaganyan siya. Talaga kayang may problema siya sa pag-ibig?
Hayan, nagbabasag na naman siya. Anong dapat natin gawin? Kanina ka pa ba? Hindi naman, kararating ko lang. O nga pala, saan tayo pupunta? May naisip ka na ba? Wala pa. Ikaw? Wala rin akong alam. Maglakad-lakad na lang muna tayo dyan. Napakagwapo talaga ni Wachilay. Pero sa totoo lang, gwapo rin naman si Domingze ah. Nakakatawa nga lang yung pineapple hairstyle niya. Bakit ko ba siya iniisip? Dapat kalimutan ko na siya. Kasama ko ngayon si Wachilay. Tama na nga. Anong problema? Ang sakit ang ulo mo? Hindi naman. Ah, akala ko. Tayo na. Kanina pa siya hindi nagsasalita. Ang tahimik naman niya. Sansay. Ngayon ko lang talaga naranasang makipag-date sa isang babae. Baka naiinip ka na sa akin. Pagpasensyahan mo ako. Wachilay. Huwag nang Wachilay. Masyadong formal yun. Lay na lang. Lay. Lay. Teka, banggitin mo lang pag may sasabihin ka. Ow! Sorry po. Ano ba? Sorry tumingin po. Ka sa dinadaanan mo. Sorry. Hindi ganito ang mangyayari kung si Domingze ang kasama ko. Bilisan mo naman ang lakad para kang pagong dyan. Nakakahiya ka. Umawa ka sa kamay ko. Ayokong humawak sa kamay mo! Baka ako magkaroon ng ketong! Ako na nga ito nagmamagandang loob! Ano bang gusto mong mangyari? Sama ba ang pakiramdam mo? Anong problema? Bakit hindi ko siya makalimutan? Bakit si Domingze pa rin ang laman ng isip ko? Ito ang unang date namin ni Watsili. Bakit ako ganito? Sorry, ah. Nakakabingi na ang katahimikan. Kailangan ko nang magsalita. Biglang nagbagong panahon, no? Mukhang uulan pa yata. Nagsasaranggola sila kahit makulimlim. Mas magandang magsaranggola pag panahon ng tag-ulan. Gusto mo bang subukan? O, sige. Galing naman! Ngayon ko lang naranasan magpalipad ng saranggola. Masaya ka ba? Oo, masayang masaya. Noon pa man natutuwa na ako sa saranggola. Ang ganda, hindi ba? Pag nagsasaranggola ka, parang minamasdan mo ang taong minamahal mo na nasa malayong lugar. Kahit napakalayo niya, alam mong laging may pag-asa. Dahil hawak mo, ang pising nag-uugnay sa inyo. Hanggat hindi napuputol ang pising yan, may pag-asa ka pa. Parang si Chin, ang saranggolang yan. Kahit na malayo siya sa iyong paningin, may pisi pa rin sa puso mo.
na lagi nag-uugnay sa inyong dalawa. Alam kong ayaw mong pag-usapan natin si Chin, pero alam ko rin na kahit anong mangyari, meron pa rin siyang lugar sa puso mo. Hello? Huh? Ano? Nandiyan na siya? Sige, sasalubungin ko. Miss, maligayang pagdating po, miss. Siguradong pagod na pagod kayo. Hindi ka talaga marunong dumiskarte. Nakiusap ka na umuwi ako rito kaagad. Hindi mo ba alam na sinira na tawag mo ang buong schedule ko? Sino ba talaga ang miss dito? Ikaw o ako? Ikaw ba ang nagbibigay ng utos o ako na amo mo? Wala na bang batas sa bahay na ito? Pasensya na po, miss. Hindi na po mauulit. Miss, gusto ko lang pong malaman ninyo yon. Hindi ko na po kasi alam ang gagawin. Nag-aalala na ako sa kapatid ninyo. Sige, tumahimik ka na. Nasabi mo na yan sa akin sa telepono. Iniwan siya ng babae. Problema ba yon? Hindi po, miss. Ganito po yon. Ang babaeng yon ang first love ni Asi. At sa nakikita ko, umibig talaga sa... Ayoko pong masira ang buhay niya. Sira ulo talaga yan si Asi. Tama po ang sinabi niyo. Nababaliw na siya. Sinubukan po namin siyang kausapin, pero ayaw niya kaming pakinggan. Nagpapakalasing siya at pagkatapos, magwawala siya. At ang masama pa nito, 1,000 crystal glass na po ang nababasag niya. Pag hindi po siya tumigil, baka yung mga antique face naman ang mabasag niya. Ah, narinig nyo, nagbabasag na naman siya. Miss, nakikiusap ako, kausapin niyo siya. Hayaan mo siyang magbasag doon. Ewan ko ba kung bakit may sira ulo sa pamilya namin. Ihanda mo ang pampaligo na may essential oil. At tawagin mo ang beautician ko. Kailangan ko ng spa. Para ma-relax. At ibigay mo sa kanya yung crystal glass na galing France para basagin niya. Opo, miss. Ibibigay ko sa kanya kaagad.